Hello, good day. So this is my detailed, as in detailed lesson plan na gagamitin ko sa aking, na nagamit ko pala sa COT. Yeah, it's a bit late po na ma-share ko ito kasi third quarter pa po ito ng ngayon na school year. So, I'm sharing you my health 9 third quarter. So, ito po yung ginamit ko na lesson plan. So, here is the logo and the head school, Republic of the Philippines, Department of Education, and our region, which is Eastern Visayas, Division of Leyte. So, let's start. Ang tagal-tagal pa, no? Pagpasensyaan nyo na. Okay, so, I'm handling po apat na sections ng grade 9. So, ito po yung mga section names namin. We have Orion, Libra, Aquarius, and Leo. So, ito nga po yun, third quarter, health 9. And then, the duration po is isang oras lang po. Okay. So, we have here, first, is the objectives. So, nasa milk naman po natin yan, makikita. Yung content standards, yung performance standards, at saka yung learning competency. So, ang ginamit ko po dito is yung demonstrates appropriate bandaging techniques for unintentional injuries. So, ito din po yung code. Okay, pasensya nyo na ito. Wala akong cursor or highlight kasi cellphone lang po yung ginamit ko. Okay, so part 2 po ng lesson plan ko is yung content. So under content po, we have subject matter, integration, at saka strategy. So we have here the subject matter, so dressing and bandages po yung topic ko. Next to subject matter, we have integration. So inilagay ko na lang din po yung mga integration ko, such as the numeracy skills, yung literacy skills. Sorry, nabubulol ako. Literacy skills, and then yung value integration ko or yung ESP, tsaka yung science, which is the yung tinatawag na cross, ano ba yun? A cross curriculum. Oh, yung ganun. So later on mababasa naman natin kung ano yung specific indicator dyan. Okay, so ito po yun. Kayo na lang po magbasa. Dahil tinatamad ako. Joke lang po. Okay, so letter C, we have here the strategy. So dito naman po, inilalagay ko yung mga, yung HATS ko, yung ICT, tsaka yung differentiated instructions. So, inilalagay ko na lang dyan para mas madaling mabasa naman po nung mag-o-observe sa akin. Okay. Then, part 3. We have here the learning resources. So, A, references. So, we have here apat po about teacher's guide pages. So, hindi na ako nakalagay pala ng pages. So, yung whole book ko na lang ang inilagay ko. Then, textbook, yung additional materials, and so on. So, wala po akong nailagay. So, NA lang po yung ini-encode ko dyan. Part 4. So, ito na po yung learning task. So, A, before the lesson. Since requested or gusto po ng supervisor namin na ang gamitin namin para sa classroom observation is detailed lesson plan. So, ayan, na-provide ako doon talaga ng students' activity. So, yan naman talaga, no? Na-explain pa, yan naman talaga yung part or mukha ng detailed lesson plan. Okay. So, we have here the preliminary activities. So, dyan yung prayer, yung greetings ko. Since, diba, may, ano naman, nakaugalian ko na kasi na kahit wala naman sa indicator yung mother tongue, eh, ini-insert ko pa rin talaga siya sa lesson plan ko. So, ginawa ko po, tatlong language po
yung ginamit ko. So, like yung sa greetings ko, yung good morning class, tas maayong buntag sa tanan, then yung Tagalog, magandang umaga sa lahat. Then, dyan sa kabila naman, yung response or possible response ng mga students ko. Then, checking of attendance, and here, the classroom rules. So, we have here the indicator 5, diba? Yung manage learner behavior constructively by applying positive and non-violent discipline to ensure learning-focused environment. So, ito po yun. Listen to the teacher, raise hand for permission to speak. So, iba-iba naman talaga yung classroom rules natin, di ba? Mga kaguro dyan. So, yan lang po yung mga importanteng mga classroom rules na ini-encode ko dito sa lesson plan. Huwag naman yung lahat. Lalong hahaba naman po yung yung lesson plan ko. So, yan na lang yung top 4. And then, ito yung response. So, okay, how is your day class? Then, ito sa great teacher joy. And that's good. So, yan po yung mga responses ko. Then, here is the explanation lang po tungkol sa indicator 5. So, the teacher supports learners to monitor that their behavior and that of others is sensitive and respectful to individual learners' need and dignity. Then, as you can see po, ang haba-haba, page 2 na po yan ng lesson plan ko. Okay, then letter B, we have here the lesson review. So, in the previous lesson, we tackled the social dance. Oh, yun po yung PE namin sa grade 9. Nung third quarter. Okay, so we have here my questions and then the possible answers of my students. So, I highlighted the teacher will encourage the other students to participate the Q&A. Kasi po, sa division of Leyte, meron pong innovation yung division namin na tinatawag na GIA. So, yung GIA tool po, parang yung lahat ng indicators ng RPMS ay inilagay nila. So, ginawan nila kami ng checklist kung available ba yun sa pagtuturo namin or sa classroom namin. So, kaya hinighlight ko yung encouraging the students kasi may indicator yun, di ba? Yung sa last school year na indicator nga, you encourage students to participate during the classes. So, kaya hinighlight ko yan para naman madaling mabasa ng observer namin. Then, yan. Okay, so, letter C motivation, we have here activity 1. So, nag-start na po ako ng activity since yun naman yung gusto ng mga students ko, yung mabilong sila, yung hindi sila nakaupo lang, yung may ginagawa sila. So, mas active po yung students natin pag involved sila sa learning. So, yun po yun. Excuse me. So, indicator 7. Plan, manage, and implement developmentally sequenced teaching and learning process to meet curriculum requirements and varied teaching context. So, ito po yun. Then, the processing activity. So, ito po yung mga prior na lesson para naman ma-motivate po yung students ko kung ano po yung lesson namin that day. Okay, so pasensya na po yung plus at saka equals ay hindi po naaayon sa lugar kasi naman po cellphone lang po yung ginamit ko sa pagre-record. Okay, so we have here, are you all ready for our first activity? Then yes, Teacher Joy. So ito po yun, then ito po yung response. So nose plus bleed equals nosebleed. Oh, di ba? So may ICT na din ako. Kasi yung picture, di ba? Paggamit ng picture. Okay, yan. So, next is band, then age, bandage. Ito,
Hi, Sir Vic. So, shout out po sa iyo, Sir Vic Soto. Kinuha ko po yung picture mo para sa lesson po namin. So, ito po yun. So, Vic and then team. So, Vic team. And then, last one, we have the in and then jury. So, in jury is the answer. Okay, so, presentation of the objective. Ito po yung objective namin. So, ipapresent ko po yan. Letter E. So, unlocking difficult words. Ito na po yung indicator 2. Na use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. So, activity 2, bigyan mo ng meaning. Diba? So, nag-insert na po ako na Tagalog na naman sa activity namin. Ito po yung literacy skills, English integration. So, understand the definition of words and use it in a sentence. So, ito po yung mga keywords po sa class namin. So, ito po yung mga possible answers. Yan. So, ano ko lang ha? Bilisan ko na lang. I-forward ko na lang. Okay. So, ito yung sa giya naman namin, meron yung verbal and non-verbal communication. So, ito po yung na-highlight ko po yung 10 clubs since it's a non-verbal communication man po, diba? Binibigyan po natin ng appreciation yung pagpa-participate ng students natin. Okay, then letter B, during the lesson. So, activity 3 na po ako. By the way po, ang ginamit ko po na ano is 4 A's po sa detailed lesson plan ko. So, una dyan is activity. Yeah. Okay, so activity 3 naman is under po sa indicator 4 ko, which is manage classroom structures to engage learners individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within a range of physical learning environments. Ito po yun. So, the student will execute the proper bandaging techniques through watching video demonstration. So, ito din po ay under din po ng ICT. Diba? Kasi nagagamit natin yung video na kung saan ay ma-explore yung learning ng bata through watching video. Okay. So, ay ito pala. Nailagay ko pala yung indicator 8. Yes po. So, select, develop, organize, and use appropriate teaching and learning resources including ICT to address learning goals. So, ito po yun. Advance ko naman pala. Kasi yung instruction ko po, 3 lang. And then, ito po yung mga makikita sa video. So, we have here square knot, forehead injury, ear, cheek, jaw injury, elbow injury, and knee injury. So, ito po yung mga types or bandaging techniques na makikita ng bata sa video. Okay. So, ayan po yun. Example po ng question and answer namin ng bata. Then, oh, ito pa to. Teacher explain and have an in-depth discussion about each activity. She's also using mother tongue, Tagalog, or English in explaining the lesson. So, in-insert ko na lang din po yan para naman ma-highlight yung mother tongue. Oh, okay. Then, pangalawang A po, lesson ko is the analysis. So, activity 4 ko po yan, which is essay. So, ayun na naman po yung indicator 3. So, ilang indicator na ba yun? Hindi ko na po nabilang. Kayo na lang po magbilang ah. Kung nakumpleto ko po yung indicator dyan. 1 to 9 indicator kasi po yung sa COT. Yung classroom observation natin. Okay. Proceed na. Ang dada ko, no? Sorry po. Okay, indicator 3. Apply a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as the other higher order thinking skills. So, ito po yung highlighted. Alam mo, ang ginamit ko po dito yung HATS question. So, yung how, yung why, kung saan mapapaisip talaga yung mga estudyante ko para mag-reason out. Oo. So, ma-exercise yung mga brain cells. Ganun.
So, ayan po yun. So, why should we use bandage or injuries or wounds? So, ito po yung mga possible answers. So, kayo na lang po bahala magbasa. Pasensya po pala ha kung maingay dito kasi nag-aircon ako. Ang init-init kasi kahit na gabi na. Mm-mm. Okay, so here po, indicator 1, so apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So integration of science, diba po, yung wounds, yung injury, so nagtap na din po yung health namin sa science. Eh. Siya naman talaga yung subject na medyo katuwang namin sa health. Oo, sa MAPE po yan ha, sa Music Arts P Health. Oo. Yan po yun. Okay, ikatlong A po. So, abstraction. Activity 5, name it. So, identify the type of injury in the given pictures. Ayun po. So, natutuwa po talaga yung students ko kapag kahit nakatayo. Oo. Kapag nakatayo sila sa sa pagpa-participate. Oo, yung pinapapunta ko sila sa board, sila yung sasagot, then pag makakita sila ng pictures, ganun po. Masaya po yung mga students ko noon. Yan. Okay, then, excellent learners. Okay. So, indicator 9 naman po. So, design, select, organize, and use diagnostic, formative, and summative assessment strategies consistent with curriculum requirements. Ayun po yun. So, yung pagsagot nila sa activity. Application. So, we have here, let's count the athletes. So, ito naman po yung numeracy skills ko. So, nagbigay po ako ng maikling mathematical problem. So, ayun po yun. Ako pa talaga nagawa-gawa niya. So, question, how many players have no bandage? So, kabila naman po sa right side, yan po yung possible answer. Then, dito naman po is indicator 2. Hindi po ko ba nasabay? Ah, hindi pala. Ito po, indicator 2, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Okay. Then here, activity 7, go team. Oh, ito naman po yung sa differentiated. So, indicator 6. So, use differentiated, developmentally appropriate learning experiences to address learners' gender, needs, strengths, interests, and experiences. So, ito po yung tatlong activity ko. So, for group 1, they will create a dance applying the proper way of folding the triangular bandage. Then, group 2, ito po yung mga students na mahilig mag-drama. So, they're going to make a role play using some of the bandaging techniques. So, gagawa sila ng situation na kung saan ma-insert nila yung some of the bandaging technique. Then, visual artist. So, group 3, sila naman po yung mahilig sa sulat. So, they will go to write a poem about the bandaging and dressing. So, the students are given 10 minutes to do their task. And then, here naman po, evaluation ko. So, ilan na po yun? Ay, tatlo pa pala. Kasi here, evaluation. So, criteria given the students. Ito po yung ginawa kong criteria. Ayan. So, tama na ba yun? A. Ay, sorry po. Na-apat na pala. Application. So, yun na po yung 4 A's ko. Okay, so balik po ako. Sorry, mahihilo kayo. Okay, then let us see na po after the lesson. So, dito ko na po yung in-insert yung integration ko sa values. So, nagtanong po ako, what do you feel if you help someone? Then, ito po yung possible answers ng students ko. Then, final is the assignment. So, activity 8 or video making. Then, balik na naman po ako sa indicator 8, which is including ICT to address learning goals. Ito po yung direction ko. And then, yung rubric po
ng kanilang assignment. So they're going to make an informative video about the topic with the same group. And then ipopost po nila yan sa kanilang Facebook account at itatag ako and add some hashtag, which is hashtag I am a first aider. So yun po yung activities, assignment po nila. Ito na po yun. So, remarks, reflection, kung ilan po yung mga nakasagot, at ilan po yung hindi. So, yan po. Yan po yung school assignment, tsaka ito na po ako. So, yun po yung kabuuan ng lesson plan ko sa third quarter health ng grade 9. So, yun po. If you wish to ask for a copy sa mga hindi pa po nakaano, so pwede naman po na i-guide nyo po yung lesson plan ko. So magbibigay po ako ng aking soft copy ng lesson plan ko. Okay, so thank you for watching. Subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe. Then don't forget po to like this video. So goodbye.